Ngayon guys, preparing na si Kier sa damit niya. Nahihiya talaga siya sa vlog guys. Mahiyain talaga si Kier. Tingnan niyo oh. Mag-say hi ka sa kanila Kier. Mag-say hi ka sa fans mo all over the world. Sana oh my god. Hi Kier at worldwide. Kier, ano masa... Ay, mamaya na lang para ano, iiyak si Kier guys sa airport. Iiyak yan. Papaiyakin natin, friend. Iiyak yan. Oh, tingnan nyo. Ginagandahan niya yung pagplansya ng damit ko. Ng damit niya. Papaiyak na yan. Meanwhile. Hello everyone, this is Jasper Amorin. Hello Fernalesna. And I'm Kier. And welcome back to my channel. Yay! For today's video guys, actually hindi dapat yehe. Woohoo! Sige. And welcome back to my channel. Woohoo! Today is the day na iiwan na tayo ni Kier. Hindi talaga iiwan forever, but iiwan niya tayo for 6 to 8 months. So, Kier, ba't mo ba kami iiwan? Iwan for good. By the way guys, bumalik na ako sa work, bumalik na ako sa reality ko. Which is yung work ko sa abroad, sa barko. Sa mga hindi nakakaalam guys, si Kier kasi is kaibigan namin siya ni Roy matagal na. And then nung pumunta kaming Bohol, taga Bohol din siya. Tsempong-tsempo, nagbakasyon niya. So sinama namin si Kier and kasama natin siya 4 months. Ayun, so 4 months natin siyang kasama. And then ngayon, babalik na siya sa barko, sa cruise ship. And Alfred, anong message mo kay Kuya Kier since babalik na siya? Patay. Ano kasi guys, kami yung naglalaban ng mga damit namin, kaming dalawa. Tapos ngayon, wala na akong kasama guys. Anong pa mga message mo? Like tapos yung, ano, mga, yung mga experiences, yung mga yung, best moments. Yung ano? Morning tagay moments. Oo yun. Tagay kami. Hanggang umaga. Until what time? 7 siguro. 7. Ano yung moment na hindi mo makakalimutan na ginawa niyong dalawa or nating tatlo? Like yung para sa'yo, parang best memory nating tatlo na magkasama. Or best memory mo sa kanya na magkasama kayo. Ako pala. Ayun. Ako sa'yo yung tinanong mo. Ikaw. Wala lang. Yung parang ano lang, parang normal lang na ano. Ano? Tapos may moments na nag-aaway, tapos yung mga hindi nagkakaintindihan na mga moments. Nagkairitahan. Ano ba yung message mo sa kanya since aalis na siya sa bahay? Ingat! Mag-swimming up ka magtrabaho, tapos mag-ipon ka ng maraming pera para pagbalik mo may pang samgyup, pang ani-ani seafood. So ako naman guys, thankful ako kay Kier kasi kahit marami siyang pwedeng gawin sa bakasyon niya, sumama talaga siya sa amin. And then so far sa pagsama niya sa amin, masaya naman, di ba Alfred? Yes. Para kasi kaming naging classmate tatlo and kasama kami sa mga tawanan, kasama kami sa mga drama, kasama kami sa mga gala. Medyo distracted ako guys kasi yung guard papunta na dito. So tingnan mo oh. Pero yun guys, sobrang thankful ko talaga. And ngayon na pasakay na siya ng barko, ayaw ko magdrama kasi I know na it's better na mas maging strong yung heart niya. Kasi matagal-tagal din yung 6 months to 8 months na mawawala siya dito. And then yung guard, ay hindi, may VIP pa lang parating. Guys, ayaw ko magdrama ngayon kasi nga ayaw kong i-weaken yung heart niya. Ayaw kong iiyak na yun. Hindi ako iiyak guys. So, ayaw ko kasing malungkot siya na magtrabaho siya. Gusto ko strong yung determination niya, strong yung heart niya na pupunta siya dong mag-isa. Wow. Hindi na malulungkot na siya ngayon kasi sinabi mo na. Hindi siya malungkot ka ba, Kier?
Mixed emotion. Mixed emotion. Kier, ano yung message mo like sa experiences natin, sa lahat? Ano guys? Ano ko lang tapos? Wala, wala. Kasi ano eh, silaw. Oo, okay na. Sa loob ng ano, 4 na buwan, going to 5 months na, nakasama ko sila. Tinuring ko na silang kapatid, like more than kapatid joke. Grabe yung mga experience namin, sharing kami ng problems, experience, at saka yung how to solve sa mga problema. Paano pag-heal yung mga masasakit na, ano, alam nyo yung ano. Yun, yun lang. Ano feeling mo na... So, very thankful ako guys na nakasama ko for several months. Nakatulong talaga sa akin. Ano feeling mo na aalis ka na talaga? This is really, is it? Ano, it is... mixed emotion, like sad, excited. Kasi for one year ngayon guys, na nag-standby ako dito sa Philippines. So, miss ko na magtrabaho dito. Ano message mo sa amin ni Alfred? So, mag-ingat kayo palagi. Huwag gala ng gala. Tapos yun, always pray. He knows everything. I think, ano na guys, magbabay na tayo kay Kier. Bye-bye. Bye na kasi. Malapit na yung boarding time. Bye na kasi. Anong oras na? So, mag-withdraw pa kasi kami guys. So, bye-bye na Kier. Bye-bye. I love you. Pakita namin sa inyo yung pag-actual bye-bye talaga namin kay Kier. Pagpunta namin dun para di kami magpagalitan ng guard guys. Bye! So ilang oras na lang boarding time na tapos nakita lang tayo ni Jasper kasi nag-good wish siya nung kanap. So wala na silang pera sa bahay. Wala silang cash sa bahay. Siya yung magbubuhay sa amin guys. Yun. Sad. But excited. So pray for me guys. Good health. Iwas sa disgrasya. I love you Jasper Natix worldwide. At Kier Natix worldwide. Love bye. Love bye na. Farewell to you, my friends. We'll see each other again. Na guys, di ko na na-videohan sila ni Tio, Tio, Uncle, and everybody na nag-bye sila kay Kier. And then ngayon, Tio, ano masasabi mo na wala na sa Kier? Na-feel ko yung part niya kasi alam nyo naman na siman ako. And lagi kong na-feel yan every time din na umaalis ako ng bahay. As in, di ako masyadong nag-ano sa kanya kasi alam ko na kahit pag tignan mo siya, okay, pero deep inside, ano talaga yung feeling? Parang iba talaga yung feeling. Kasi yun nga, sa atin, okay lang sa atin. Kasi andito pa yung mga friends natin, yung family natin, ganun. E siya, siya lang mag-isa. Paano na pag pumunta na siya ng barko, pag nami-miss niya tayo, ganun. Wala siyang malapitan o mga ganun. Kaya hindi ko masyadong pinakita sa kanya na parang sad. Kaya yung inauno ko lang sa kanya, mag-ingat ka lang doon, ganun, ganun. Na naiiyak si Tio-Tio, guys. Di kasi... Yan nga yung yan din yung reason ko kung bakit hindi na ako sumakay ng barko, di ba? Kasi yun nga every time na umaalis ako parang mabigat sa pakiramdam tapos do busy sa barko pero hindi talaga mawawala sa ano mo na yung homesick, yung may miss mo yung mga friends mo, yung ganun. Hindi siya biro, guys. Pinipilit mong maging busy para hindi mo maalala pero pumapasok talaga yan sa isip mo na na-miss mo sila and gusto mo silang mahug. Pero ang worst na part, wala kang magawa kasi andun ka sa malayo. Hindi ka pwedeng umuwi kasi mawalan ka ng trabaho. Though pwede kang tumawag pero iba pa rin yung kaharap mo sila, yung nakaganan na sila, o yung maganon mo sila. Kaya na-feel ko talaga yung part ni Kier.
And sana Kier, mag ano ka na na business para hindi ka na din sumakay. Mag-partner tayo, business partner tayo. Para hindi na tayo sasakay. Pinadala niya sa amin yung card niya para daw wala siyang magastos. Oh, yun. Yung gagastos. Sabi ko sa kanya na, okay, kasi pinadala mo yung card mo sa akin, ako yung mag-check kung magkano yung ginagastos mo. Kukontrol. Pero yun talaga guys, yun yung pinaka-worst na part na pagiging seaman, yung aalis ka ng barko. Pero yung happiest part naman, yung pag-uwi ka na. Pero tapos madami kang pera, no? Madami kang pera. Pero madaming gastusin. Madami gastusin. Uubusin in one month. Kaya yung nahalatan yung mga seaman, kadalasan, ha, hindi ko naman nila lahat, pero kadalasan, pag-uwi, galante, ganun. Kasi na-feel nila na, pinaghirapan ko to. Gusto ko din mag-enjoy sa pinaghirapan ko. Gusto ko din mag-enjoy sa time na wala ako dito sa family to. Family ko, sa friends ko, gusto kong i-enjoy yan. Kaya ganun kami minsan, guys, na hindi namin iniisip kung gaano kalaki yung gastos namin, gaano kalaki yung mga naano namin sa family or sa friends, kasi yun yung parang cope up nyo. Oo, yun yung pang ano namin sa mga times na hindi namin kayo kasama. Say thank you, Teo. You're welcome.